Kumakain po ba kayo ng beef or baboy? Yes, kinakain ko lahat ng pwedeng makain. Kasi hindi ko lang magets. Ang hindi ko lang kasi magets. Let's say na bawal sa religion nila kumain ng specific meat na yun. Marami din naman sinasabi yung religion na don't do bad things to others, di ba? Like, bawal ka magsinungaling pero nagsisinungaling ka. Bawal ka makipagganon sa jowa mo pero ginagawa pa rin. Tapos yung sa pagkain, ang aarte nyo, yun lang yung hindi ko magets. Ang pinopoint out ko dito, nagsisin na nga kayo, tapos sa huli, pagdating sa mga ganyang bagay, sinasabi nyo na bawal kami dyan. Eh bawal din naman yung ginagawa nyo, pero ginagawa nyo pa rin. But pagdating sa pagkain ng arte nyo, I'm not going against anyone ha. It's just my point of view. Walang bawal-bawal, ginagawa mo yung ibang mali, tapos pagdating dito, bawal, iinarte ka. Yun lang. Assalamualaikum. Dalawang beses na to sinishare sa akin sa PM at gawan daw ng reaction video kung anong masasabi ko patungkol dito. Bali, noong ko pa siya napapanood at noong ko pa gustong nang gawan ng reaction video about sa pagtawag ng Bombay sa mga Indiano, ako sa totoo lang makikita mo, mga 2 years ago may mga videos na ako about dyan, di ba? Mga 3 beses na yata akong umulit gumawa ng video patungkol dyan kasi ako din, kahit yung high school sa Pilipinas na minsan iniinsulto o tinatawag akong Bombay, ganun. Dahil pagkit na mukha nga akong Indian, brown pa yung kutis ko sobra noon. Mismo ako ay isang Arab tapos tinatawag naman akong Bombay pagkit magkamuka. So ako din dati naiinis at sinasabi ko Indian po ang tawag sa kanila, hindi po Bombay. So anyway, hindi yun yung topic natin dito. Ang topic natin yung reaction video dito sa ginawa niya na about sa... Tinatanong siya kung kumakain ka ba ng kanini, beef or baboy. Sabi niya, lahat naman na makakain, kinakain niya, di ba? So, ang ano niya, ang pinupunto niya is yung umiiwas ka pa sa mga... kumbaga maarte ka dun sa mga ibang pinagbabawal. Samantalang, gumagawa ka din naman ng kasalanan, di ba? Lumalabag ka din dun sa ibang utos, kumbaga. Which is nagigets ko yung point niya na akala naman siguro ng iba na baka tinitira niya ang Muslim, di ba? Sinabi niya wala na siyang tinitira. Pero alam naman natin sa kanila sa may mga Hindu o mga Sikh na hindi naman kumakain ng mga karne, di ba? Yung mga iba din hindi kumakain ng baka kasi paniniwala nila is Diyos nila, sinasambay nila yung baka. So, kaya sila hindi kumakain. Pero kung iisipin mo nga, may mga karamihan sa kanila gumagawa ng kasamaan, di ba? Kunwari, nakikipag-girlfriend o gumagalaw ng hindi asawa o gumagawa ng pagpatay, pagnakaw. Tapos yung isang pinagbabawal sa iyo na kumbaga lahat yan pinagbabawal. Ha? Sample sa ating mga Muslims. Bawal kumain ng baboy, bawal uminom ng alak. Pero may makikita kang Muslim na ayaw kumain ng baboy. Di ba? Bawal. Pero uminom ng alak. May kilala na akong ganyan eh. Hindi daw siya kumakain ng hindi kinatay ng Muslim. Nakilala ko isang Muslim na maingat siya, kumakain na lang daw siyang isda lang. Isda lang ang kinakain niya kasi hindi daw siya kumakain ng mga kinatay lang daw ng mga kung sino-sino sa palengke na hindi daw Muslim. Which is Islam, pwede tayo kumain ng galing sa Ahlul Kitab, mga galing sa Kristiyano at galing sa mga Jewish. So, natatawa ako sa kanya kasi stricto siya sa pag-iingat na hindi makakain ng hindi kinatay daw ng Muslim. Pero pagdating sa gabi, naglalaklak ng alak, umiinom ng alak. Nag-yosi pa. isang inom ng alak, isang patak ng alak mainom mo. Makainom ka lang ng alak, 40 days hindi tatanggapin yung panalangin mo. Sa paniniwala ng mga Muslims yun ha. Sa Islam yun, katuruan, batas. Kaya nga, yung point niya na ayaw mo doon sa isang kasalanan, tapos maarte ka, pero gumagawa ka ng ibang kasalanan, which is my point. Pero dito, ibalik natin sa kanila. Hindi ko alam kung may tinitira siyang Muslim dito, pero sinabi naman niya wala. Pero ibalik, siguro parang tinutukoy din niya yung mga kasamahan niya. Kasi may nagsabi sa akin, Christian Indian daw siya, hindi naman daw siya Hindu. Ewan ko lang. So, tulad nga yung mga iba sa India, na karamihan nakita mo sa balita is pumapatay sila ng mga Muslims doon. Porket na nahuli na may bit-bit daw na karne. Hanapin nyo, i-search nyo sa Google, sa YouTube, yung mga pinatay na Muslim sa India kasi mga Muslim na Indian na pinatay ng mga Hindu o mga Indian na hindi Muslim, pinatay nila kasi nahuli na may hawak daw na karne, kala nila baka, yung pala kambing. Kaya dito pag isip-isip tayo, di ba? Nag-iingat sila na hindi makakain ng baka kasi Diyos nila, ganyan, banal. Pero okay pala sa kanila pumatay ng tao dahil lang inano mo yung baka o kinain mo.
Alam mo, may nabasa nga akong comment galing sa ibang bansa, mga ibang lahi ng comment. Sabi nila, aba, mas importante pa yung buhay ng baka sa kanila kaysa buhay ng tao. Totoo naman eh. Ingat sila makagawa ng kasalanan sa baka. Alam mo yung mga baka doon, hindi mo pwede paalisin sa kalsada. Kaya pag nag-traffic doon dahil sa baka, antayin nyo lang hanggat sa makaalis yung baka. Ganun sila sobrang karespeto sa baka dahil nga Diyos nga daw. Pati ihi pinang-aablo, pinang-huhugas dahil gamot paniniwala kahit yung dumi yung ano. So, may maarte ka sa isang bagay na nirespeto mo yung gano'n dahil paniniwala mo isang Diyos tapos pumatay ka ng tao, ano mas matimbang? Samantalang kinakatay naman talaga yung baka. Eh di huwag kang tumira sa Amerika, kumakain ng number one yung mga Amerikano ng karne, yung mga beef steak, yung gustong-gusto nila yung beef, shawarma, or corn beef. Di ba? Di nai-insulto ka, nakikita mo yung Diyos mo nasa corn beef. Hindi ako dito para mang-insulto, pero binabalik natin. Kung ang intention niya is Muslim ang tinitira dito, pero hindi ko siya tinitira, ibinabalik ko lang yung common sense, yung punto niya dito, na tama nga naman. Kasi kahit mga Muslims dito, is may matatamaan din, tulad yung sinabi ko kanina. Umiiwas nga sa pagkain ng baboy, pero umiinom ng alak. Hindi nga umiinom ng alak, pero nagjojowa. Nagzizina. Saan ka doon, di ba? So, pero, masasabi ko lang kay ano, na may punto siya, pero ang baboy, bawal sa Muslim, kasi ito ay batas ng Diyos. Utos ng Diyos, simula pa lang noon, kahit sa Old Testament, kahit kay Moses, pinagbawal to. Sa Deuteronomy chapter 14 verse 8, huwag kumain ng baboy, ito ay marumi para sa inyo. So kahit sa Quran, Surah Al-Maidah 5, andoon din ang baboy, pinagbabawal sa mga Muslims. So ito ay marumi, sinadya talaga ng Diyos na nilikha niyang para subukan tayo. Pag may magtatanong bakit panilikha ang baboy kung ganyan, subukan eh, bakit panilikha ang ipis, di ba? Alam ang kainin mo. Binigay ng Allah, lumikha siya ng mga kung ano-ano, at sinabi din niya kung ano yun, pwede mong kainin. So baboy, nilikha niya, marumi. Kinakain niya sarili niyang dumi. Pangalan pa lang niya, baboy, dugyot na eh. At marumi po. Kaya alam ng Allah kung ano yung makakabuti sa health mo at pinagbawal niya sa'yo to. Oo, sasabihin lang masarap. Pero sinadya, para subukan, sinong pipiliin mo? Ang Diyos? Nagsasabing bawal yan? O yung pang sarili mong kagustuhan na masarap? Di ba? Sinong pipiliin mo? Yung alak na masarap? Ang red horse? Or yung Diyos na nagsabing bawal yan? Sino susundin mo? Yung pang sarili mo? Sino ang Diyos mo? Ang Diyos na nagsasabi sa'yo na bawal yan? Ang lumikha sa'yo? Or sinasamba mo ang sarili mong kagustuhan? Yung desire mo? Kasi lahat ang bawal, masarap, sabi nila. So sabi ng Diyos, huwag mong galawin ang babae hindi mo asawa. Ginalaw mo ang gusto mong gumalaw ng babae kasi masarap na hindi mo asawa. Okay lang, kahit sino-sino dyan kabit. Diba? So sinusubukan ka. Kaya ito ay utos ng Diyos, batas ng Diyos. Kaya respeto na lang kung ano yung paniniwala. Kami nga, kahit hindi kaaya-aya yung ginagawa ng mga ibang Hindu na puwapatay ng Muslim para dahil lang sa baka, nare-respeto pa rin namin. How much more yung hindi namin pagkain ng baboy? Tsaka ayaw ng sikmura namin. Sa totoo lang, kahit ako, yung bata ako, may tinake out kami ng fish, isda na bangus. At hindi namin alam, nilagyan ng taba pala sa loob. Nagkamali yung lola ko, hindi alam ng lola ko yung time na yun. Dinalayan kami sa isang imbitahan. Tapos pag uwi namin ng isda, nag-uwi kami sa nanay ko. Pagtingin pa lang nanay ko, alam niya may baboy sa loob. Kasi may taba-taba na ano, sa loob ng isda. Sino ba naman makakala ay may bangus na may baboy pa sa loob? At kami, nakakain magkakapatid. Buong magdamag, sumakit ang sikmura namin. Hindi namin alam anong dahilan. Coke kami ng coke para luminis yung maasid yung bituka namin. Talagang hindi sanay. Hindi namin gusto. Ayaw ng tiyan. Sarili mismo, katawan namin magsasabi kung may nakain kaming hindi maganda. Hindi talaga halal. At ayaw namin maranasan yun. Halos para kami nagka-COVID sa sobrang tindi na naranasan namin sa pagkain ng hindi halal. So hanggang dito lang po. Sana naunawaan nyo din yung punto niya. Feeling ko hindi naman niya titira ang mga Muslim. Parang sa mga kapwa niya, kababayan niya, buhabalik yung sinabi din niya na which is totoo naman, maaarte sila. Hindi pumapatay ng baka dahil Diyos, pero pumapatay ng tao, Muslim o Kristiyano. Basta kumatay ka lang ng baka, papatayin ka din nila. So, sino mas patimbang na buhay? Nilikha talaga ng Diyos ang baka para kainin. Hindi siya nang iinsulto kahit mga Amerikano. Di, huwag na sila pumunta sa ibang bansa dahil lahat ang buong mundo kumakain ng karne. Di ba? Yun lang ang punto ko dito. Maraming salamat. Hanggang doon na po. At abangan nyo, gagawin ko din ang reaction video yung about sa pagtawag ng Bombay na dapat Indian. Doon sa dalawang reaction video niya, inshallah. Maraming salamat. Hanggang doon na po.